Hello mga kasotolics! Nandito po ngayon tayo sa bayan ng Candaba, Pampanga. At ito po ang kanilang simbahan na ngayon ay kanilang nire-restore. Bibisitahin po natin ang isa sa mga kamarero dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. Tara! Nandito na po tayo sa bahay ni Sir Juan. Titingnan po natin yung kanyang mga alaga ng bahay. Tara po. Hindi po kayo. Sa may pintuan po mismo, nandito na yung kanyang altar. So pansin natin na yung kanyang processional ay yung pinakamalaki. Ito po yung kauna-unahan naming imahe na Santo Niño. Actually, gala lang siya, kaso nga lang, pinapalitan na namin yung kanyang tungkod para maging formal siya. Tingnan, tapos pinalitan ko na rin yung damit niya. Ito po ay, I'm already 22 years old, kasi edad po siya ng bunso namin kapatid. Tapos, lipat muna tayo dito. So, mga batang sa... Oh, sige, sige. Ito yung kauna-unahan ko naman na panlalimos na Santo Niño. Oh. Originally, yung title niya is Santo Niño de El Buen Pastor. Kaso nga lang, since meron ng El Buen Pastor dito sa Candaba, ginawa ko na lang siyang peregrino. Ah, so may El Buen Pastor na? Oo, meron ng original na El Buen Pastor dito. Kaya, pinalitan ko na rin yung title. Tapos, ito yung Santo Cristo to. Nalimos ko to sa Makabebe. Tapos, yung metalworks niya... Ikaw na nagpagawa? Oo, ako ng metalworks niya. And actually, ito, it's not wood. Nagmukha na talaga siyang wood. Sa Incarna? Sa Incarna, tsaka yung mga metal accessories niya, tsaka yung damit niya. Ayan, shoutout pala kay Raven Gamboa dun sa tapis niya. And alam ko, ikaw, may sarili kang kaya paggagawa ng damit. Best net maker ako. Actually, I just started this year. This year lang. Actually, noon pa, gumagawa na ako ng costume ng mga, para mga cosplay. Kaya kaso nga lang, deliver ko na lang yung knowledge ko sa paggawa ng vestment at mga costume sa paggawa ng imahe. Since meron ka ng imahe. Oo. Ito yung aking remedios. Yan. Nalimos ko to kasi, this is a request of my late grandfather. Dinlan ko siya anong gusto niya. Na title. Remedios daw. May remedios na sa Candaba. Marami na. Yun talaga yung request. Oo, oh, request talaga niya. Kasi devotee siya ng remedios at saka ano. Nag-serve kasi sila. Ang lola ko is CWL for the longest time. Wow. Tapos lolo ko is... So, kao siyang yung lola mo? Kasi talaga ano sila? Yung naglalagi po sa simbahan, yun yung tinatawag natin na kosyang. O kaya silang iskisang pa na, no? Actually, silang dalawa. Lolo ko is SPAM. EMDC. EMDC. Na ngayon, dati SPAM. Tapos, hindi ko alam kung grand knight ba siya ng Knight of Columbus. Wow. Pero mataas siya position na ng Knight of Columbus. Ito yung aking kuya. Kinukonsider ko siyang kuya. Ito si San Simon Makabayan. Or St. Simon de Zilo. Nalimos ko to. Yung ulo niya, nalimos ko siya sa Paete, Laguna. Unfinished. All the way from Laguna. Oh, actually, yung kwento nun is, nag-vacation lang kami. Vacation trip with George Cebu. Shout out, Sir shout George. Out George. At saka yung ibang mga friends namin. Sina Belmar, Hero, Lloyd, at saka yung isang friend namin. Hindi ko na mapanggitin. So parang, it started from a pasyal lang. Actually, gusto ko na talagang magkaroon ng santo. Okay. First talaga gusto ko si St. Jude. Kaso nga lang yung kaibigan ko nakapagpagawa na ng St. Jude at nakapagsalida na siya. Dito? Oo, dito din. Kaso nga lang, natitira is St. Simon na lang. Magka-piesta sila. It so happened magka-piesta pa sila. Noong nasa Laguna na kami, actually di pa Paete. Yung ayasan niyo pumunta ng Laguna is sinabi niya na gusto niyo pumunta ng Paete, sige, go kayo. Siya daw yung magpo-provide nung sasakyan, okay. Driver, okay na, go. Dito ako pa ako ni George. Okay. Binirupan niya. Oo, binirupan niya ako. Sabi niya,
may mga ulo doon, 120 lang. Excited ako, syempre, 120, o nga, sino naman hindi ma-excite ka 120 na ukit, di ba? Mm-hmm. Pagdating doon, ikot-ikot kami. Yung mga presyo, medyo nakakalula. Magkakatabi ba to? Sa paete, parang sa palengke, di ba, stalls? As in, literal na stalls. Ganon din yung mga shops doon. Actually, pagdating doon, kilala yung mga skulptor natin dito sa Pampanga. Si Kony, yan. Alam nila. Kilala talaga nila. Ah, okay, okay. Kasi wala na akong dalang pera. Kulang mo talaga siya. So, pangilang shop po siya nakita? Pangatlo. Oo. Actually, yung skulptor niya, sikat talaga siya. Doon, pero sa unang tingin mo, sa kanya ka na. Sa kanya na talaga. Although hindi pa siya inkarnado, no? Wala pa siya. Ito yung sinasabi kong fractal. Lumilitaw na ulit yung crack niya. Kasi yung unang limos ko sa ulo niya, malaki talaga yung crack niya. Lumilitaw na siya. Kaso nga lang, ayaw na matanggal. Ayaw niya matanggal. Parang ayaw talaga niya magpaayos. Ah, okay. Dahil one way yung road, so umalis na kami dun sa shop. Naiyak na ako, tumawag ko yung mama, wala talagang, kulang talaga yung budget. Parang hirap iwanan. Oo, no? Hirap iwanan. I can say naman na naawa talaga sa akin si na George, at yung mga kasama ko. Ginawa nila, nagambagan sila para maubuo yung pera. So, masaya na ako. Kaso nga lang, iniisip ko, sobrang layo. Malayo talaga yung tatakbuhan. Ah, dahil nakalayo na yung sasakyan. Oo, nakalayo na yung sasakyan. Nagdi-discussion kasi kami, umiyak ako sa van. Ang ibig mo sabihin sa, tinigil lang yung sasakyan dahil dun sa decision mo. Exactly. Okay, okay. Dahil nakompleto na yung budget, bumaba na ako, tumakbo na ako. Siguro yung layo nito from sa Taana Church, papuntang Santiago siguro. Wow! Ganun kalayo yung tinakbo namin para balikan ko lang yung ulo. Ikaw, sobrang excited na ako. Okay, okay. Tapos pagdating ko dun, saan nakuha ko na siya? Siyempre, tinigil ko muna yung luha ko sa ano, sa may... Siyam! Nakakahiya, di ba? Pagdating ko sa sasakyan, ayan na naman yung luha ko, Diyos ko. Dahil nasa iyo na. Oo, nasa akin na, oh my God, di ba yung feeling? Kasi siyempre, siya yung first image ko talaga after nung pambahay na Santo. Siya yung processional image ko. After nun, pag-uwi namin ng Pampanga, hindi pa siya nagawa. Hindi pa siya napa-umpisa. Siyempre, wala ng budget. Napa-umpisa siya after mga 6 months. After 6 months, doon pa lang siya napa-umpisa. Kasi nag-ipon ka pa? Oo, nag-ipon pa ng pang-down payment. Na-finish to, katawan, kamay, tsaka yung buong incarna niya kay Maestro Manny Silvestre. Okay. From Apalit. Si Sir Manny Silvestre po ay from Apalit, Pampanga. Dahil wala naman ako sa sasakyan noon, wala pa kami sa sasakyan. Si George talaga yung pinakatumulong sa akin na mabuo siya. Sa mga lakad-lakad, mga ganun. Ngayon, it so happened na nung iuwi na siya, hindi ako available. Nung tapos na siya. Oo, okay. Iuwi na siya. Ngayon, sabi ni George, sila na lang daw kukuha. At first, pinrack pa nila ako. Pag sabi na, hindi namin nakuha. Eh, kumbaga, hindi natapos on schedule yung sento. Pero nakapagluto na ako. Nakapag-prepare na ako ng merienda and everything for the group nga. Pinapunta ako ni George sa kanila kasi akala ko may sasabihin lang. Pagdating ko doon, nandun siya. Gulat ako. Nakabihis na siya. Basta, buo na siya. Pati yung ilo, meron na din. So, paano yun sila yung may gawa na nung damit niya? Actually, yung damit din, pamanat. Yung pinamana sa akin ni George noon, yung damit na gawa ni Mitch Ando. Ah, talagang ginawan nilang paraan para makita mo na buo siya. Oo. Kaya malaking pasasalamat ko din kay George na siya yung tumulong sa akin na magbuo na. Sa lahat. Okay. Pero si San Simon, yung mga gamit niya, majority, napalitan na. For example, itong base. Yes. Itong kanyang lagari ba? Oo, lagari. Itong kanyang lagari is design mo na, di ba? Design ko na to kasi yung ibang ginagawa lagari ng mga sculptor is yung parang ordinary, sabi ko. Hindi siya nakaka-saint, sabi ko. Pero ito, gawa ng uncle ko to. Itong pinakalagari niya, pinakatalim niya. It's okay. Bakal talaga siya. Tapos, ito, pinaukit mo to. Oo, pinaukit ko, pero ako nag-finish. Basta ito gawang miklat to. Yung base niya, tsaka yung lagari. Itong libro na to. Miklat is Eddie Miklat. Henry Miklat. Tapos yung kapatid niya yung sa baba. I forgot the name of ano. Yung isa. Yung kapatid niya. Basta kapatid ni Miklat din siya. Kapatid ni Henry. Okay. Itong libro na to, wala talaga siyang libro. Gumagawa lang kami ng scroll dati para scroll, sa kanya. Okay. Sabi ko, parang hindi ko masyadong feel yung scroll. Scroll, okay.
Tsaka parang dami ng mga... Oo, oh, kasi naging trend yung skull sa mga apostle, di ba? Yes, yes. Like, so happened, si George na naman, nagpalit siya ng libro, nagtinokpok siya ng libro for Santiago. Oh, okay, okay. Sabi ko, ay, taka na lang isa, yung luma. Kaya kung ito titignan nyo, dahil mas maliit si Santiago sa kay San Simon, parang pocketbook lang yung libro niya. Pero ayaw, hindi ko siya gustong i-give up kasi nga, bigay siya. Oh, okay. Tapos ito, yung una niyang Ariola. Ariola. Malaki din siya. Ano siya? Gawa naman ni Jam. Jam Ramirez. Jam Ramirez. Sumakabilang buhay ko. Ayan, kaso nga lang hindi ko direct nabili kay Jam. Kumbaga, it was owned din by George. Tapos sa kanya ko na in-acquire. Wow. Same thing dito. Sa Paragos niya ngayon. Sa Paragos niya ngayon, gawa to ni Junjun Bisara. And hindi ko rin siya nabiling, bili directly. Kung plano ko talaga magpagawa niya okay. ng Paraguas. Kaso nga lang, inalok siya sa akin kasi hindi fit dun sa santo ng kaibigan ko. Mm-hmm. Doon sa may-ari ng Santa Cucina. Okay. Tapos, itong bestment niya, ayan, ako na yung gumawa niyan. Isa sa mga creation ng Bestest Santas. Ayun. Ayun, please follow. Actually, wala pa akong page. Mm-hmm. Pero hanapin niyo lang yung hashtag na Bestest Santas. Ayan, lilitaw na lahat ng creations. Okay. And belt enhancer, ako na lang gumawa nito. Pero meron akong kaibigan na talagang gumagawa ng belt enhancer. Ayan. Tama yung pagkakaintindi ko doon sa scripture tungkol sa kanya. Siya yung first priest. Ako ang tutuusin, pag feast day niya, hindi dapat ganito, hindi pang apostol yung feast niya. Dapat pang-pare. Nakapang-pare siya. The reason naman kaya ganito yung ginawa ko is, since white naman yung loob niya. Eh di ba wala naman talaga specific na bihis na pare dati. So, kaya nga white yung pinausot ko. Para bagayan. Para bagayan lang yung priesthood niya. Okay. Yung buhok niya is... Ito, gawa ni Jennifer Suliman from Makabebe. This one is abaka? Abaka. Abaka okay. siya. Meron siyang mas naunang buhok. Actually, ito, this is owned by my friend. Yung may-ari ng pagtangis dito sa ano, pagtangis ni Jesus dito sa Andaba. Nagpalit lang muna kami ng buhok kasi since in-offer niya, kasi bago to. Mm-hmm. Bago pa lang ito, sabi niya, sige magpipiesta ka naman. Switch muna tayo. Wow. Pero yung buhok talaga niya is abaka din, na tradisyon. Sa mga narinig ko ngayon sa'yo, Sir Chan, parang kayo ng mga kamarero dito sa Candaba is nagtutulungan. Ay, oo. Ganda po, no? Ang ganda po mga kasatolik. Sana ganun po sa mga bayan-bayan. Na pag magkakasama kayo sa isang bayan, magtutulungan tulad po nung ginagawa nila. Napansin niyo po sa kwento niya, napakaganda nung narinig ko, narinig niyo po mga kasatolik na pinahirap siya ng buhok kasi magpipiesta siya. Tapos yung mga hindi na nila kailangan mga gamit, pwedeng ipasa na lang or ibenta na lang kaysa naman sa hindi siya magamit at nasa storage na lang siya. Pero nung first niyang salita, yung nagpahiram naman sa akin ng papa is si Rasa Patilio. May bayanihan kayo. May bayanihan talaga dito sa kanya. Ah, kaya pala, during, di ba, mahilig din kayo sa mga exhibits sa simbahan. Doon po kami nagkakilala ni Sir Chan. Doon sa exhibit nila na Marian exhibit. Pag makikita mo silang mag-exhibit na doon, yung kanilang samahan is kilala nila yung bawat isa. Tapos tulungan sila. Hindi yung isi-set up niya yung sa kanya lang. Kung makikita niya yung kasama niya na dumating, kung kailangan ng tulong, tutulungan nila. So sana ganun po tayo mga kamarero, lalo na kung isang bayan lang po tayo. Sana magtulungan din po tayo tulad ng kanilang pinapakita dito sa bayan ng Candaba. Di ba tayo din sa akin, ano? Dito sa treasure ng aming pamilya. Kasi actually, alam ko lang dito is solidad lang. Pero dun sa itsura niya. Itsura niya. Oh, yes. Pero sabi nung CPC namin dito sa Palalaya, sa barangay namin, this is one of the original solidad de Porta Baga. Eh alam natin, di ba Porta Baga is frame? Yes. Solidad de Porta Baga yan. Sige, sabi ko Porta Baga na yan. Hindi ka na kumonto. Oo. Pero this is owned by our family. Ancestors. Napasa lang sa amin.
Actually, napasa to kay tita ko. Base dun sa kwentuhan natin kanina, sir, it was past generation to generation, ano? Exactly. Ito is 1920s pa. Wow. Pero mukhang hindi man siya inkarnado, no? Hindi man talaga siya nakainkarna. Kumbaga parang siyang ukit lang talaga. It's the old wood. Oh, old wood talaga siya. Parang lang siyang hindi nabarisan eh. Mm. Pero meron siyang parang details dito. Ito na yung pinakamatanda niyo here. Ah, yeah, dito sa pinakamatanda namin. Pinipilit nga ako ng CPC namin dito. Si Mother Budong, ayan, shoutout sa inyo. Nailabas ko siya. Okay. Kaso ang very risky. No? On the process pa siya dun sa kanyang glass dome. Sa accessories. Tapos pakapagawa namin siya ng glass dome. Para lalo siyang ma-preserve. Okay. Tapos ikikip na namin siya sa cabinet. Diba, mga kasatoliks, at least we have a rare chance na makakita ng isang matandang solidad. Ito po yung kanyang, kung mapapansin niyo po dun sa mga pinopost nila, lalo na sa mga Catholics na nagpo-post ng solidad, ganyan po yung itsura niya, diba? So, sila, meron po silang isang matandang solidad, Marian image ni solidad, dito na pinansa na 2 generation. So, pamana na siya. I just want to share kasi okay, okay. Baka kasi sabihin ng iba na pinagawa ko siya, it's not connected to our, to me or to our family. Sige. Balikan ko lang. The reason bakit nagustuhan din namin si San Simon is yung lolo ko kasi, then pupartigin sila as apostle sa pag-Holy Week. Okay. 3 times in a row, siya si St. Simon. So, 3 beses siya naging St. Simon, Simon sa Holy Week. Portrayed as, ano, St. Simon. Kaya, ayun din, nagustuhan din yung St. Simon. Marami kasing, ano, sa Facebook ngayon na pinagawa mo to kasi, kahit yun yung kulang. Yun yung kulang, ganun. This is connected to our family, Barento, or to my lolo. Actually, napag-usapan namin nung nakaraang Sabado kay Sir Ronnie, napag-usapan po namin about yan. Kung bakit ka nagpapagawa ng santo, di ba? Hindi naman po namin kayo kinikriticize, mga kasantoholics, kung magpagawa kayo ng santo. Ang mas maganda, that quote for quote is mas maganda, is yung may connection tulad na sinasabi ni Sir. Diba? Tulad nung kanyang sinabi, hindi lang sila nagpagawa ng San Simon. Ganun galo na lang. Meron silang kaugnayan sa kanilang pamilya mismo. Saka struggle talaga siya, namabuo siya. Pero worth it, nung namabuo siya. Doon mo makikita yung self-fulfillment. Exactly. Pag ito, lahat na pagdaanan mo at napagtagumpayan mo, ito na siya. Kasama nyo na siya sa bahay. Okay. Ayahin nyo tayo dito. Ayan, ito yung permission to Mabing Jesus. This is also my original design. Ito yung pinaka-visualize ko na position ni Jesus Christ. Actually, hindi pa ito kompleto. Hindi talaga siya nakahiga sa sabsaban. Sabsaban. Ah. Nakahiga siya sa isang parang Victorian era na kama. Ah, okay. Yung parang merong yung palyo sa taas. Oo, ganun. Ito, ukit din to ni Henry Miklat. Finish ni Tito from Makabebe. Ano mo ito kaya pinito na? Yung incarnator ni Randy. Randy din ako. Siya yung nag-paint niya ito. Yung metals niya is gawa ni Romeo Azares Jr. Romeo Azares. Talagang kilala yung mga Azares sa metal craft. Basta Azares, Ramirez. Yan. Yung iba, kasi sa simbahan ang tawag doon is Balduchin. Pero tama ka rin kasi yung iba, ang tawag doon is Palio or Balduchin. Kami sa architecture kasi, sorry po mga Catholics. Gumagamit na naman po ako ng words sa architecture. Ang tawag po kasi namin doon is Balduchin or the curtain. Yung parang taas lang na curtain, ang tawag doon is Balduchin sa architecture. Sa simbahan, ganun din ang tawag nila, which is Balduchin. Pero alam ko dito, tama ka, palyo siya. Palyo siya sa taas. Pati sa mga matatandang kama, gano'n, diba? Masyado kasi ako so fascinated sa historic era. Lalo na palang ng Rizal, o gano'n. So ikaw na yung may concept ni Bambino. Like, ito yung mga kanagwento mo kanina. Oo, ito yung lolo ko. Alola ko. Alola ko tsaka lolo. Since this day po, sa shoot day po namin is November 1, isama po natin sila sa ating mga panalangin. Sila na yung nag-bold sa'yo, papasok sa simbahan. Nag-serve ako sa simbahan na I think 7 years old ako. First 2 years ko sa simbahan, I was a knight of the Blessed Alpha. Yung mga old knights pa noon, yung mga street knights pa. Ah, okay. Kasi talagang strict tong gumalaw, mga ganon.
Panahon ko din yun. Yung military era, parang military era ng 90s, parang ganun kami. Tapos, after noon, nag-stop ako kasi na, parang nagpuntaan niyo. At, diba, parang dumating na yung likes noon. Mga grade 6 or grade 5, pasok ako ng choir and I served for St. Andrew's Parish Choir noon. Before pa naging Saktas Chorus. Nag-serve ako ng 12 years. At ng dance troupe na ako, scholar kasi ako ng dance troupe sa Assumption before. Assumptionist. Then nag-transfer din po ako ng Holy Cross. Wow, then nag-scholar din po ako ng dance troupe nun sa Assumption. Crucial din ako. Dahil pagod, laging pagod, schedule namin nun sa pag-dance troupe kasi umaabot ng 10 p.m. Siyempre, ayun na... Nawala na po yung rigid voice ko. Ako nag-dance troupe din, high school. So, first year, second year yata. Kasi lumipat na ako ng Holy Cross ng third year, fourth year. Baka natanong nyo kung balinding po ako, hindi. Assumption po ako talaga, buo. Pwera lang yung third year and fourth year ko, which is crucial. Holy Cross po ako nag-graduate. Tapos napansin ko since November po ngayon, the first day of November, meron po silang Belen. Ano na to? 5 years na sila. Okay mga Catholics, ako na po mauuna mag-greet sa inyo ng Merry Christmas. Kami na po ni Sir Cha ang una mag-greet sa inyo ng Merry Christmas. May set up na po sila ng Merry Christmas. Napaka-rare na yun. Kasi parang nasanay na tayo because of this pandemic. Ano? Na yung iba na tinamad ng magtayo ng Christmas tree. Pero ang mas importante is this one. Yung pagkasilang ni Jesus Christo. Ilang taon na sa inyo yan? Itong bilen set na to is 5 years na. Okay. Si Mama kasi nung wala pang pandemic, gusto niya yung bumiigit sa mga trade fair. Kapita market. Ito, pati ito, mga ceramics, ano pa? Nalis ko tuloy si Boss. Boss, Benji, Kabigting. Yung mga Kabigting family na closest friend ko. Kami kasi bumibili din sa Dapitan. Yun yung mga pinag-design ko sa Kabigting. Mm-hmm. Yung pag-design ko po ng mga gamit sa Kabigting is mas gusto po namin sa Dapitan kasi ang dami mong mga makikita na bubot, ano? Ito mga ornaments namin ng ceramics dito sa Thursday Sine na to. Galing din sa Dapitan. Kasabay ng Belen. Ito ko, and the Belen is a complete set. Oh, complete set siya. Napag-usapan namin kanina si Gabriel. Ay, oo. Oh. Ayan, meron pala siya. Meron upcoming project po si Ethan Gabriel. Ayan, natutok po siya sa akin. Inaisok ko yun sa Rafael. Parang gusto nung magpura-paroko namin dito na magpagawa na kami ng buong set ng angels, mga archangel. Kaya natutok sa akin si San Gabriel. Okay. So si San Gabriel po yung malaking star sa Belen. Siya yung nag-guide sa mga trading sa mga. Meron pa tayo dun, no? Ang dami niya mga ay! Mga matatandang bahay, di ba? May ganito sa may mismong entrance. Oo. Basta pagpasok mo sa bahay, may altandakan sila. Kasi nalalapit na rin po yung Christ the King. Kung hindi ako nagkakamali, it's November 21. Sa liturgical calendar po natin, ang Christ the King is the end of the ordinary time. Papasok na po tayo nun sa Advent season. This one is a depiction of Christ. Tignan nyo kakaiba yung depiction ni Christ the King. Hindi siya nasa ulo niya yung kanyang corona. Nasa paanan siya. Kasi lagi niyang sinasabi, I came here to serve, not to be served. Tapos ayan, katabi niya yung Santo Niño. Actually, hindi ko alam yung title niya Santo Niño na to. Pero meron siyang parang same din ng heart. So may sagrado puso din siya. They are made from Escayola, kaya ang nagdan sila sa taas. Pero parang ano siya, non-yola na hindi ko maintindihan. Kaya nga nasundan sila na sa taas kasi may lupadyo na talaga siya. Nandito yung bago niyang imahe. Ito yung aking reyna. Siya po si Rosa Senyora de la Pilgrina. Yung pinaka-title niya sa Spain. And meron siyang dalawang uri ng positioning. Kumbaga, meron siyang option na magbibit siya ng bata, meron siyang option na wala. Pag ganito siya, na wala siyang dalawang bata, it is immaculate. Oh, makula na siya. Ito yung scene ni Mama Mary at San Jose na nag-travel sila papunta kay Elizabeth. Kaya yung position ng kami ngayon sa chanin. Kasi sinapupunan na niya. Yung damit niya, napamanan din siya kayo. Yung kaibigan ko, si Leslie.
Tapos yung belt niya, yan, nagawa ko po sa Luis kay Mary Ariol. Tapos yung, ayan, yung Ariola niya, ay yung kanyang Pog Star is gawa ni Bisana din. Second hand ko na naman siya nakuha. Ah, okay. Kasi, tapos in-enhance mo? In-enhance ko na lang. Mm-hmm. Actually, stars din na pinukpok din. Kaso nga lang, para mag-iba yung itsura niya, pinalita ko lang yung style dance. Mm-hmm. Tapos, etong crown niya is gawa din ni Romeo Azarias Jr. And sculptor nito is si Kong Manny din. Parang ano to, no? More than 3 feet ba to? 1 meter. Yung hook niya ay, believe it or not, synthetic lang. Parang katutulon, no? Mm-hmm. Yung pagka-finish na. Ayan, shoutout din po ulit kay Ate Jennifer. Mm-hmm. Jennifer Soliman. Mm-hmm. Sa Marian nyo ba, meron, kung hindi lang pandemic, meron kayong procession? Yes. So, plan yung procession din to? Oo, procession na lang. Supposed to be, kung before pandemic, they are planning mo yata sina George mm-hmm. sa Heritage. Kasi sabi din ako sa Heritage ng Samahan. Okay. Sina George tsaka si Brother Ivan Pelayo. Nagpaplano na yata sila dapat mag-Marian procession, Grand Marian procession. Kasi nagkaroon na kami ng Grand Marian procession before sa ibang pura paroko. Ngayon, plano nilang buhayin yung Grand Marian procession kaso ngayon nagka-pandemic. Lumabas pa lang to nung Marian Exigit. Pero lalabas siya ulit sa fiesta niya kasi may fiesta din siya. Third week of Advent, so simbang gabi. Reason naman bakit napili ko si Senyor Peregrina is yung Santorino ko. Unfortunately, nasa nagre-recar kasi na-accidente ko yung Santorino ko. Patawarin niyo po ako. Nagka-damage po yung Santorino. Peregrino yung Santorino. Tapos Peregrina yung... Okay. Eh, mahilig po ako travel. Okay. Hindi naman travel na travel through air or ano. Kasi talaga gusto ko lang nag-stroll. Ayan. Ah, okay. Gusto ko na, traveler. Parang kami. Kasi... Intercolics. Ayan. Dahil traveler siya. And now, yung kanyang... Bagong alaga. Ito ayan, yung... Ito yung anyway, ilan pa lang years na siya? Ah, wala pa siyang 1 year. Ah, wala pa siyang 1 year. So, bago rin siya. Bago pa lang siya. Nakita ko na siya doon sa exhibit. Hmm. Kasama siya nung doon sa exhibit. Katabid nung Santa Ana mo. Ah, okay. Pagkatabi pala kami. Ito po yung kanyang bagong imahe na inaalagaan. Siya po si... Ayan, siya si Santa Elena of Constantinople. Siya yung nanay ni Haring Constantine. Siya yung naghanap nung cross. Nung ni Jesus Christ na siya sa pinako. Actually, hindi pa nga kumpleto yung kanyang accessories kasi wala pa yung kanyang mga pako. Ah, okay. Dapat kasi dapat meron din siyang hawak na pako. Mm. So, siya yung newest addition sa aking naalagaan actually. Income na siya ni Maestro Rons Assis. Ayan, shoutout po sa'yo. Shoutout sa Rons. Ayan, yung mga accessories niya, eto, binuo ko lang siya ng paunti-unti. This is actually made by Miklat din. Tapos yung katawan niya, Miklat din siya. Tsaka yung mga kamay. Pero yung ulo niya, ayan, salamat sa kaibigan ko, si Rebe. Inakwire ko lang sa kanya, tapos pinaayos ko lang siya. Yung crown niya, ayan, magtataka kayo, baka bakit nakadyodema siya. Kasi syempre, reyna siya. Okay. Kaya hindi siya pinukpok yung crown niya. Tapos, eto, nabili ko lang siya sa Lazada. Pero na-bless na siya. Sabay siya nung feast day ni Sinsay mo. Tapos napansin ko yung kanyang cross. Ito yung pinaka-iconography ni Santa Elena. Uh-huh. Yung cross kasi finding of the true cross. Tapos pansin ko din yung mga na parang mga pokpok. Ano pala sila, no? Wood carving sila. Just painted with gold. Yes. Ako yung nag-wood stain tapos ako lang nag-paint ng gold. Nagmukha siyang parang mga pokpok. Na-register na siya sa simbahan din na ako yung may mag-aalaga ng imahe dito ng Santa Helena. Santa Helena. Good for Santa Cruz, ano? Good for Santa Cruz. Kasi siya po yung parang processional for Santa Cruz, ano? Dalawa yung lumalabas for Santa Cruz dito, yung Dennis Flores at saka si Santa Helena. Ah, okay. Actually, meron akong isa pang alaga, kaso nga lang wala siya ngayon dito. Oo, kasi sinasabi ko. Medyo... Si Santa Niño. Santa Niño Peregrino. Mga upcoming ko na mga project, yung natuto nga sa akin si St. Gabriel, si St. Joseph ko, yung kaparis nga ni Santa Peregrina, nasa Senyora de Peregrina, at saka si St. Andrew, yung patron namin dito sa bayan. Ah, so marami ka pang ongoing. Oo, actually, coming. Pangako ko sarili ko last na yun, pero siguro makakahinto lang ako pag nakapagpagawa na ako ng processional image ng Christ the King. Wala pa ba dito? Yung lumalabas dito sa Candaba is parang ganun siya, yung pinakita natin kanina, yung Iscayola.
Maliit lang siya, pero yun yung ginagawa nilang festihada. Yun yung pangarap ko din, magkaroon ako ng Christ the King. Siguro yun yung last ko na papagawa. Yun na yung pinaka-pangarap ko ng image. Pero actually, meron pa pala isa. Yung dapat na title niya. Si okay. Mother Bertona. Yun ang sa birthday ko. Yun yung ka-birthday mo. Okay. So, bali, apat pa pangarap ko. Wow! Pero on the process, lima pala sila. Lima pala mga. Pero yung atatlo on the process. Hopefully. At least, ano, hindi sa ibang bagay na pupunta yung mga pinagpaguran mo. Wow. Dito sila parang ini-invest mo rin, di ba? Kasi, anime is a lifetime, di ba? Lifetime na to pag may imahe ka. Ibig sabihin, ito ay ipapasa na sa bagong henerasyon. Ito, considered ko na to, ito yung mga treasure ko at yung legacy ko. Ito mga santo na to. Considering na late bloomer na ako sa pagsasanto. Late na talaga. Ay, kumusta man ako? Kasi yung mga kaibigan ko, isa ako sa mga huling nagkaroon ng santo. Sa mga magkakaibigan. Yes, na George. Nakita niyo naman yung mga alaga ni George. Yes. Sabi nga nila, hinahabol ko si George. Ay, hindi po. Ang dami nung kay George, hindi ko talaga kaya. Pero, pangarap kong magkaroon ng ganun karami. Pero, as of the moment, syempre, wala tayong paglalagyan. Tapos yung budget na hindi kaya. Pero, push lang. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, hanggat meron akong pera na kaya ko magpagawa ng santo, papagawa ako. Kesa naman dun sa pagwala na akong pera, maghihinayang ako na hindi ko sila napagawa. Yes. During the time na meron ka. Sana, napagawa ko, di ba? Parang gano'n. At least, hindi ako magsisisi. Never ako magsisisi ng mga santo. Tama.